Hi mga kalugit, kamusta po lahat? Meron tayong client yung kuko ni sir. Yung mga kalugit, grabe o, dagan kay dry skin ang kuko ni sir. Ngayon mga kalugit, o tingnan nyo. Ayan, may o. So mga kalugit, shoutout everyone, shoutout sa buong mundo. Punta na po kayo kay Sherwin Lapating Lagrido Salon. Ayun mga kalugit, shoutout everyone, shoutout sa mga nanonood, sa mga followers sa ibang bansa, sa OFW. Ayan, hello world, hello Pilipinas. Mayong buntag, mayong aga ka ninyong atanayin. Sino? Sino day? Ha? Sino ako daw? Sino ako daw? Ay, sige sila pang utaan na ako. Ano yung nila? Ay, kung may magpasolo, gay yan, halang rin ha. Dalawa ba tato, Day Mark? Diyan nga nag ano? Nagsakay or kami ni Erlito? Kung sa Kapitol? Diyos ko, aris gada, diyan may dalawa ba itong manana gaya namun kung manan mo ba nga unsa amon nga mahitabo sa amon nga ano ingana pud ba ang gibuhat dito sa Manila sa mua sa ish ana si Drago ngano mahal do buang ka tro tangka na ko mo da sulto na was pabu ko ma auto sulah ho juk oh Zubi, make Zuberry. Ito kita ano dahil sa Manila nga gisakyan kita mo nga sa ito mabuha mo patay kita mo dahil ni Kusog dyan maayo dahil ngayon nagkamira pa dyan ang nagsakay dahil tikan gaan lupa dyan dahil in ay ginoo ko dahil magsyagit ako nag-aus-aus na ba ako kay abi ko matabog iya. So, mga kaligot di mga kulikot. Mga kalugit dito na po tayo sa kabilang. Kulikot. Kulikot. Kamusta inyong Valentine's mga kalugit? Nalugitan ba kamo? Nalugitan mugtaman og 120. Dili mo malipay kung may to. Sumi-elps. Sumi-flying. Nakadungo ka? Ha? Ayun sa? Ano nga? Pasok ka ba nga? Bet ang mga cakes. Wait, tagaan mo kwarta. Ha? Yeah. Hindi siya din na yung mag-ibig na. Tapi. Ano naman dahil mi, mag ko mi ba ka? Mi. Ano tawag mo di? Wala, guro sila kwarta dahi. Wala daw ka support? Ha? Hindi ka binakakalitan. Try. Mas taas eh. Ikaw ako ngayon. Ang mayutay dyan
Tama jud ko nga tong boss ang asista ni ano ini boss atong sa batang Quiapo patyon jud eh gipatay jud si ano man nagpatay si David ay na David makasulod bala sa batang Quiapo bata ni Bruno Barro na ba di tong iya na asa anak niya dito ha atong masulod pa lang sa diba sa bili diba sa bili mag-ano ba talang lawas. Sige, nata ang lawas nila sunod sa ulo. Dito man ito, 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 ito. Magsulod na po siya sa kay senyora. Kay gibuligan niya man si senyora. Abi na akong buutan. Abi ko man kanyang buot. Ilitin niya yan. Ano sila dito? Ano sila nga sumutubo ito? Apply mo siya katulong dito. Pero ay kabalo nga si ano di ang tagiya anak apo niya. Ang papa di ay ni ano Ivano Alawi di ay itong napriso. Magkampiyan ay sila no. Nabuhi di ay itong papa niya ni Ivana. Gaga ko ikaw gay patyon sa director mo initay mabuhi ka dai. Tuko Martin bisa unsa unya ke tiro buhi gyapon. Tindot dai kung palangga kasang director kay bisa unsa unya kapatay mabuhi ka gid. Sabi mo kung sayo pa mapatay ang mga ano, mga artista. Hindi ra, ibig sabihin, di ganahan ang director. Pata kay, ano, tulong kay, tulong kay, tulong kay, ay, tulong sila kasal matos, hindi, ay, na rin sila sa mga bana. Marami yung story, no? Kasi, hindi ko, kung ano, kung ano, sino? Baga buntis man. Pero dagan baga inayang. Hindi pa naginip lang di ay. Ipakita na lang sa panaginip, no? Diniba nila ang ano na lang. Sa buwas lang ang ano kay patyong ni Tablo kung si ay ni ano kung si ano kung Tablo kung ito. O pala ba nila? Munsa raman si Coco Martin sa kulungan, uy. Dara raman galibot iyang ano. Eh kung sa... Ha? Eh kung sa gawas siya, dagan mabuhat niya. So mga kalugit, ayan, tapos na. Perfect na perfect mga kalugit. So ayan, huwag nyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless all. Bye-bye mga kalugit. Ay, lalang may guys, skin pa. Sakit, sir.
Mga Kaluki, thank you so much. Tanggal na. Hello mga Dabakenyo. Ako di ay si Chito Samontino. So ngayon, nandito ta ngayon dahil ako lang palagi ang inyong ako lang palagi ang nag-i-interview sa inyo. Ako naman ay tatanungin na naman ako ni Milay Byros, no? Ito naman si Jason Byros. Ako si Chito Samontino, ang inyong lingkod. Magsiregidon kayo, ha? Sirandigan ito. So ngayon, ako si Chito Samontino. Ako na naman ang tanongin ni Milay Byros at Jason Byros. So ngayon, so magpakilala, mag-ano ka, interview, eh, ano mo, ako si Chito Samontino, ang bagong lingkod. At hindi na naman ako, sila naman mismo ang sila naman ang magtatanong sa buhay ko. Paano nagsimula si Chito Samontino bilang Mr. Ingro ng Davao City? Okay, you first. Yes, first. Magtagalog eh, hindi siya kabalo ko. Ang sa'yo, ask first, ano? Ikaw una. Ikaw muna. Okay. Okay, Chito Samontino. Okay. This is a very short question for you. Okay. Sabi mo, paano ka nagsimula as Mr. Ingon ng Davao City? Am I right, Chito Samontino? Yes. So, yes, Melay. I brought Jason. Okay. Ang tanong. Ang tanong ng bayan. Ano yung mga naging trials mo or napagdaanan mo before ka naipalabas sa PNGS, PTV Davao, alright, One Mindanao Davao. Ano yung mga sacrifices mo? Yun na nga, trials. Before mo narating yung ganong style mo, pag-ano. Okay, I would like to introduce myself. I'm not Chito. So, Kim. Dahil hindi naman ako gina-interview ni Chito, so sarili ko lang i-interviewin ko kasama ang mga staff ko. Okay. Marami akong trials, struggles sa buhay ko bago ko po pinagdaan ang lahat ng bagay, bago po ako nakilala bilang Mr. Ingroy ng Davao City. Kanalagi si Justin Bieber. Person disabled. Pero disabled ang itsura niya. Okay. Before I starting my job before, so ako galing ulan ko. Sorry lang, seryoso okay. Po ito. Nagbaba akong bago. Okay, bago po ako nagano, bilang na Mr. Ingroy, sasabihin ko po, sasagutin ko po ang tanong. Marami po ang struggle sa buhay ko. Nag-home service ako before. Nag-aaral ako ng elementarya, ng high school. Nagsariling sikap lang ako bilang estudyante. Hindi naman ako tanggap ng parents ko before. Hindi man ako tanggap ng marami nagbubuli sa akin. At saka yun, lagay natin na binubugbog ako before ng aking tawa, pero trials lang yun sa life natin. Dahil minsan kailangan natin pinagdaanan yung mga lahat ng bagay ko, anong meron sa akin. Inspiration ko yun. At saka mga kalugit, sobra. Nag-aano ako ng kalabaw, magsasaka ako before. Nag-aararo? Nag-aararo ako. Nag-araho ako, tapos yun, nagsasama ako sa bukid, yun. Marami akong pinagdaanan bago ako nakilala bilang Mr. Ingron ng Davao City. At pumunta ako dito ng Davao City. Ay, bumunta pa ako, nagkasambahay pa ako. Nagkasambahay ako sa Bohol. Nagtrabaho ako, nag-home service ako, naglilinis ako ng kung ano-ano. Nagtrabaho ako ng tindahan bago at nag-ano. Hello, the person behind your success. Who? Ha? Bago ka nakapunta ng Davao. Actually, sasabihin ko lang sa inyo, kailangan magsasabihin. Oo naman. Lahat nga. So, ayun, thankful talaga ako kasi I'm not expecting. Actually, nag-aaral ako ng college before. Nag-aaral ako before ng surgeon. Hindi ako nakapagtapos ng surgeon. Pupilaan mo. Ha? Surgeon. Surgeon. Ito ang final destination. Tapos,
surgeon ako, hindi ako pinagtapos kasi may surgery niya ako. Kaya, surgery. Kaya walang license. Wala license, ito natanggal. Ito ang result sa mukha niya. Give surgery niya, wala natapos. So, ayun. So, ako lang bagtak siya. Bagtak. Tapos yun. After yun. After yun, nasa, ang mga mukha mo. So, ayun. Thank you sa... Nag-aral ako ng college before, so nag-aral ako ng Bachelor of Science of Hotel Restaurant Management sa SK Isyo. After that, may nagsabi sa akin na nagsakay ako ng motor, na sabi niya, mag-stop na lang ako mag-aral ng college. Kung anong gusto mong aralin, yun na lang. So, may noon daw sa Old Capitol, meron daw talent ng hairdresser, beauty care, nail care. So, pumunta ako doon. Para mag-aral. So, yun, instead niya doon ako pupunta, instead mag-aral ako, doon ako pumunta sa Old Capitol para mag-aral at mag-inquire. At isa pa ha, libre lang yun. At meron pa po kaming allowance. At doon ko po nakilala ang aking... First love. Never done. Not done. So, ayun, doon ko nakilala at yun. At nakilala ko po si Bintong doon. After doon, dinala ako dito sa Davao. At dito... At doon ko nakilala si Bintong at dinala ako dito sa Davao. At dito ako nakapag-amo, nakapag-trabaho kung saan-saan, nag-home service kahit saan. At dito na din ako napadpad. At tumagal ako dito 9 years sa Davao. After doon, nagtatrabaho sa mga salon-salon. Next question. Your question. Okay, may question. Tumapa. Tusugam ng buhay. Hindi malaka. Sa ngayon, nakapatayo ka ng malaking bahay, ng dalawang bahay, nasasakyan ka na. Ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo? Ay, masasabi mo sa iyong sarili na nagkaroon ka ng ganung mga achievements in life? Ayan. Okay, masasabi ko lang, actually, lahat naman tayo nangangarap sa buhay na matutupad natin yung mga pangarap natin sa buhay, di ba? So, I'm so very thankful na maraming blessing na dumadating sa buhay natin. At lahat yon na meron ako ngayon, pinaghirapan ko yon nung walang-wala ako. At almost 8 years na po ang aking salon here in Davao City. And yung sinabi mo, may dalawa akong bahay, may sasakyan ako. Lahat yon ay pinaghirapan ko at natupad ko yung mga pangarap ko sa buhay. At I'm not expected sa edad ko na 22 years old nagkaroon na po ako ng bahay hanggang 28 years old nagkaroon na ako ng dalawang bahay. And isang bahay is to story. At hindi ko talaga yon na I'm so very humble talaga po ako na sasabihin ko sa inyo na lahat po na nakita niyo sa social media ay pinaghirapan ko po yon dahil sa edad ko na 20 years old po ako nag-start na nagkaroon ng sariling salon at business. Next. Follow-up question, sir. Other question. Make some question. Okay. Sa ngayon, kamusta na ang iyong business? Iyong sarili na ganyan ka na sa ilang edad mo? 28 years old. Paano mo mapatunayan sa sarili mo na ganyan ka na? Okay. Sa sinabi nyo ay pinatunayan ko sa sarili ko. At isa pa, wala may nagbago sa sarili ko kung ano ako. Actually, ang may nagbago lang talaga sa akin is... Yung pananamit mo, yes, exactly. But yung matured pag-iisip about sa pagdating sa diskarte sa buhay. Amen. Kasi once na may diskarte ka sa buhay, matutupad mo yung mga pangarap mo. May pinag-aralan ng kauwala, as long as kung may discarte ka sa buhay, matutupad mo talaga. Pero kung number one, na wala kang discarte sa buhay, kahit anong gawin mo, walang-wala ka pupuntahan sa buhay. Dalaygon ka ng Diyos. At isa mga kalugit, hindi, sa akin business is very, maganda yung takbo ng business ko kasi I'm always positive. Ang hindi po ako negative na tao sa buhay. Kahit anong problema ko, kaya kong dalhin at pinapaglaban ko kung nandun ako sa akong business at kaya kong dalhin sa lahat ng bagay mo. Okay, ito. Very good. Other question. Ito, nababasa ko sa mga comments, sa comment section nyo.
At kumbaga, ito is for your side sa ugali mo. Tanong ko, kumusta na kaya si Mr. Ingron ngayon? Naging humble ba siya? Ano ba siya ngayon pananalita niya? Masasakit na ba? Wala na ba siyang pakialam sa pamilya niya? Ibang-iba na ba si Ms. Ingron ngayon? Mataas na ang tingin sa sarili? Yung dating Ms. Ingron, hindi na marunong tumingin sa pinanggalingan? Paano ko may answer na lang labi? Yeah, and short, humbug na ba talaga si Ms. Ingron ngayon? Okay. So, ayan, actually maraming nagsasabi, no, na masungit daw ako. Actually, kung ano si Mr. Ingron, kung ano si Sherwin noon at ngayon, ganun pa rin siya, diba? Wala akong pinag-iba. At sa mga family ko, hindi ko tinatalikuran ang akong family kasi yan po ang first priority ko, yung family ko. Kasi normal naman talaga na ang buhay natin may pinagbabago once na kung ano ka ngayon, diba? As long as hindi ka hambog. Depende yan sa saan ka pupunta na lugar, kung kaya mo badalhin yung sarili mo. Depende din yan sa kaharap ng tao mo. Kung hambog siya, ipapakitaan mo din hambog siya. Diba? At saka mga kalungit, pinapakita ko lang talaga kung sino talaga ako at nagpakatotoo ako kung sino talaga ako. Kung ano ako dati, ganun din ako ngayon. Si Mr. Ingron kasi, real talk at prangka kung sino. Magagalit ako. Pero after 5 minutes, nawawala na talaga yung galit ko. Yeah. Actually, lahat ng mga ano, kung ano akong noon, ganun pa rin ako. Hindi talaga ako humble. At saka, I'm very humble. Depende lang yan sa mga tao kung ano ang kaharap mo. Diba? Humble sounds like, diba? That humble yan talaga. Yes. So alam ko naman sa mga friendship ko, alam naman nila kung ano ang ugali ko. Diba? Yeah. Next walang pinagbago. Yes. Ganun pa rin. Sherwin Lagredo. The Three Sisters. Yes. Next question. And we are The Three Sisters. Sunod, next question. Next question. Lahat, nasasabi mo na, lahat, pinagtunayan mo na ganyan ka. Question. About, yun na nga, pinatunayan. Kasi sinabi na lahat ng Mr. Ingron. But that is part sa iyang life. Sa, pero sasabihin ko lahat kung interviewin ako ni Chito sa Montino. Sa trabaho niya. Paano niya tinatrapin yung mga kasama niya, yung mga tao, yung mga client niya. But, question naman kami, how's your love life today? Kamusta aking love life? Yeah. Okay lang. Unexpected na sa 5 years ko nagkaroon ako ng boyfriend. Pero I'm not sure kung kami talaga at tatagal pa kami nito. Basta importante, enjoy lang namin kung anong meron sa amin ngayon. Hindi lang tayo don't expect too much na kung siya na ba ang ating forever. Ang sasabihin ko lang, i-enjoy lang natin kung anong meron sa atin at huwag natin isipin kung ano pa ang ano. Ay importante, enjoy lang tayo ngayon kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, eh, di ba? Kasi alam mo ang buhay parang ano, yes, parang yung sabi nga tayo, kung ano man ang mangyayari, tatanggapin natin kung ano ang katotohanan. Hindi man natin alam no ngayon. Kasi alam, yung mga bukas, kasi yung tayo, yung ano talaga, okay lang talaga yung love life kasi almost 5 years na single si Mr. Ingron. Maraming nanliligaw pero ngayon finally nakajowa na ako. Pero ayun, pero I'm not hindi lang talaga ako ma-expect kasi parang hindi din ako masaktan, di ba? Alam naman natin, masakit na masaktan ka, di ba? Lalo na kung mahal mo ang isang tao. Pero kung hindi mo mahal ang isang tao, hindi ka talaga masasaktan, di ba? Next question. Kung mahal mo talaga siya. O naman, mahal ko talaga siya. Paano mo kasi matulayan na mahal mo siya? Mahirap talaga isama ang isang tao. Mahirap isama ang isang tao sa isang bahay kung hindi mo siya mahal. Correct. At always kayo nag-aaway na walang basihan. Correct. Kasi nga, asa na? So naniniwala ka sa love is blind? Ako naman, kasi ito bulag ito eh. Then next question. Another question. Sabi you again. Okay.
Love life, di ba? Hindi naman si Mr. Inguo. Naman sa work. Okay. Sa nakilala ko si Mr. Inguo na hindi pa siya totally nakilala sa social media. Sherwin pa, Sherwin. Sherwin pa siya. Ano ba talaga siya? Actually, noon si Mr. Ingrand is, nung hindi pa ako kilala sa social media is, ano talaga ako? Medyo maldita. Maldita, tapos, ano kasi ako ng... Mataray. Mataray, at isa pa ng ano talaga ako, jolly talaga akong pagkatao. Kahit anong sinasabi, joker, kahit anong sasabi ng mga tao sa akin, kahit masakit, fever, wala akong pakialam. Okay. As long as, masaya ako sa ginagawa ko, at isa pa, contented na ako sa isang tao kung anong meron sa akin. Ayun. So that's is Miss Ingram. Yeah. Oh, yan ako noon. Sa ugali. Sa ugali. At ngayon, same pa rin, wala pa rin nagbago kung ano ako, di ba? Yeah. Ang nababago ay marami na siyang accessories. O yung gurin. Yung gurin. Mobile. Sound. So, that's... Enough na ba? Wala ka, mayroon pa dapat eh. Okay. Ngayon, napatunayan mo sa sarili mo na ganyan ka, nakilala na ng buong mundo, kung saan man sila sa sulok ng mundo, kung ano man ikaw ngayon. Ang question ko, may mga gagawin ka pa bang mga projects? Or may gagawin ka pa ba sa iyong sarili na actually nandiyan na sa iyo lahat. Ano pa ba ang dapat mong gawin para sa sarili mo, para sa ibang tao, at bakit? Okay. Actually, hindi ako binigyang project ngayon ng GMA. Okay. Dahil, ayun, hindi ako binigyan ng project dahil wala pa pong slot. So ayun, na ang gagawin ko, nagpo-focus ako ngayon sa aking business. Okay. At magsa-stop muna ako ng pag-aartista muna, no? Kasi mahirap. I'm so very stressed sa pag-aartista. Okay. So ayun, i-end natin ang interview. So ayun, sanang pansin tayo ni Chito Samontino, no? Hashtag Chito Samontino. Sana naman, next interview. Samontina. Yeah. Huh? Chito Samontina. Chit-chat. Sana naman chit-chat. Tapos na ako gi-interview ni KMG, Jessica Soul, at lahat ikaw na lang hinihintay ko. Bakit di ba ako pinapansin? Char lang. Pero nag... Ano kaya ba? Nakapalinis siya sa'yo, di ba? O napalinis siya sa akin. So ayun mga kadugit. Hashtag Chito Samontino. Samontina, gali. Chito Samontina, hashtag chit-chat. Okay, thank you so much. God bless. Pakishare po ang ating... Yan ang buhay ko. Pero marami pa pong... This kailang is, buhay ko na hindi niyo po alam. Sisi, tsaka, bye. This is Chucky. Chaka, Inday, Guru Tay. Bye-bye. Bye.